masayang araw po. Ito uli ang ating Consolidated Pen. At ayan po si Kalinga. Mukhang may laman na naman ang kanyang tiyan. Halos kawawalay lang po natin ng mga anak ni Kalinga. Pero nga po, pagkasama ang bulugan, hindi po nagmimintis ang heat period ng ating mga alaga. Lalapit sila sa pagkakataong ito kay Mario. At sasampa naman si Mario basta po naka-heat ang ating mga inahin. So yun po, kakaunti na lang ang ating mga inahin dito sa Consolidated Pen. 9 or 10 na po yung aming naalis dito. Kaya ang plano ngayon, yung mga bagong manganganak sa na malalaking inahin galing po sa Sampaloc at sa second breeding pen ay magtatawid na tayo ng magtatawid dito para po makabuo tayo ng 25 heads na breeding sows po. Para may kapartner itong si Mario, at na-prove na po natin na ang mga anak ni Mario ay mabilis lumaki. Kaya po pinagpahinga ko muna si Rocco. Napansin namin na yung mga anak ni Rocco mas mahina sa paglaki. So titignan po natin si third, second round na niya yan, kung maayos pa rin yung kanyang mga magiging biik. At pinuprove nga po natin yung ating dalawang QB Crossberg na nandun sa second breeding pen, at yung pong Pampanga native cross QB naman natin ng mga anak ni Bobby na isinama po natin sa Dumalaga. So de-develop na po tayo ng sarili nating line para hindi na po tayo nagpapasok ng ibang lahi dito sa farm. So, ganun po ang maganda. May 2 hanggang 3 breeding herd kayo. Yung pong mga babae ng bawat breeding herd ay pwede niyong kunin at isama dun sa ibang grupo para po walang inbreeding. So, ganyan po ang aking gagawin ngayon na nakapag-establish na tayo ng at least ay 2 herd pa lang po muna ngayon. Pero technically, mag-aapat na po tayo kasi dyan lang po sa tawid ng bakod ay may mga dumalaga na tayo. Ito po yung ating matatanda. Meron po tayo dun sa Sampaloc at meron po tayo nung second breeding pen. Pero yung mga bulugan po kasi natin ay nagpaikot-ikot pa, kaya hindi pa po talagang permanente. Pero pag naayos na po namin ang ating mga kulungan, ang mga bulugan po ay magpipirmi na sa isang breeding pen para po hindi na magulo ang ating magiging mga breeding cycle. So yan po ang ating mga inahin at biik dito sa ating Consolidated Pen. Pasyal naman tayo dito sa may likod pa ng rabbit tree na magiging na rin pong galaan ng ating mga alaga. Tulad po nabanggit ko noon, itong ating mga kulungan ay aayusin na natin sa tabi ng bakod para po meron tayong additional na buffer area. At itong lugar na to ay babakuran po natin para may galaan pa tayo ng mga biik. So dito po muna tayo sa likod. Pasyalan natin si Miss Kay. Malapit na po ang kanyang due date. Yan po. Bagsak na ang kanyang tiyan. Di ka pa umaanak, Kay. Yan po si Miss Kay. Ayan po ang kanyang belly. So ang base po sa breeding date ay sa 24 na ang magiging kanyang 114 days.
So, dalawang araw pa po. 22 po ngayon. Kaya naglatag na po kami ng Dayami dito sa dalawang area na ating binubungan. Ito pong kasama niya, yung isa po ay mga 1 week lang ang pagitan. Yung isa naman po ay mas matagal-tagal. Almost a month yata ang pagitan nung isa pang inahin. No? Lapit na kay. So ayan po silang tatlo sa malayuan. Magkakasunod-sunod na po ang mga ito. Ang kumusta po sa mga alaga natin, si Mario po ang kumusta kay Kay. At ito naman pong dalawa, ang kasama nila dito noon ay yung magkapatid na QB Cross Berkshire na galing Candelaria. So dito po mapuprove yung kung fertile po at kung gaano karami ang ilalabas ng ating mga QB Cross Berkshire. Dito naman po sa may unahan, yung dalawang babaeng kapatid ng ating mga QB Cross Berkshire ang nakapwesto, at ang kumasta naman po ay yung ating QB Cross Pampanga Native. So yung magiging anak po ng mga ito ay 50% Quezon Black. ...25% po niya ay Pampanga Native, at 25% po ay Berkshire. Dahil ito pong mga ito ay QB Cross Berkshire. Kapatid po ito ng dalawa nating bulugan. Magkakasabay po silang binili last year sa Candelaria sa farm po ni muchacho ni Jingjing. So yan po ang ating update dito sa mga breeders natin sa unahan. Pasyalan naman po natin ang pagpapakain uli sa ating mga palakihin. Ito naman po yung ating mga palakihin. So ito yung pinakamatatanda. Puro po galing sa second breeding pen ito. Kasama dito yung mga pangalawang anakan ni Puti. So, yan po. Nagdagdag kami ng mga metal feeders. Gawa po ng aluminum at ng stainless ang mga yan. Para ma-encourage po natin ang kain nila. Dahil napansin namin na numainit, yung pong pakainan dun sa unahan na gawa sa bato, sibento, ay hindi masyadong nasasaid. Kaya isinilong po namin yung mga metal feeder dito, at nagbibigay din tayo ng pakain sa kanila gamit ang ating mga metal feeder. Para po ma-encourage ang kanilang pagkain at mapabilis po natin ang kanilang paglaki. Gawa ng si Ka-Farmer Engel po ay nag-ahabol na rin ng size. Lumakas po ang order sa kanya ng magbukas ng pakainan, ng kainan pala, kaya po dumadagdag ang kanyang order na hindi ko po kayang punuan at maliliit pa ang ating mga alaga. So ayan po. Yung pong mga nakahiwalay, mga busog. So ito po ang pakain ng bato. May nakain pa rin naman dito. So pinabawasan ko po yung taktak nila ng pagkain dito sa pakainan nating simentado. Ayan po, kahit na may nakain pa rin. At ang dinagdagan nga po namin ay yung mga nilalagay dito sa ating mga metal feeder. Ito pong mga pinakabunso, ganun din ang aming ginawa. Naglagay din po kami ng metal feeder. Ayan po,
umpisa pa lang pakakainin ng mga ito, kaya wala pa silang feeds na kinakain. Ang noon po ay nabanggit ko na balak ko rin kumuha ng silage. Baka gawin ko po muna rin yon. At talaga pong hirap din kami sa damo. Kaya po, para makadagdag pa tayo ng ibang pakain, ay bibili po muna ako ng silage na siya nating ibibigay na additional fiber o forage para sa ating mga palakihin, yung mga inahin na lang po ang aming ipagsasakati ng damo. So yan po, wala na tayong mga trentahan, 25 kilos pataas na lang po ang mga ito, 25 to 28 po yung mga na-deliver kong alaga natin na dito galing kay ka-farmer kahapon. So yan po ang ating update at ang aking sharing sa bagong sistema namin ng pagpapakain. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.